Mga brum-brum, magandang buhay sa inyo. Sa ngayon, ang video tutorial natin, magkakabit tayo ng PIA loud horn, dual option. Meaning, loud horn saka stock horn, pwede nating magamit. I-install lang natin dito sa Yamaha Sniper 150 2019. So, bago ang lahat, i-provide natin yung mga materials na gagamitin natin. So, ang kailangan natin, ito, loud horn. Yan, loud horn. Dalawang snail horn siya. So, kailangan natin ng 4-pin relay. 4-pin relay. And then, socket relay. Isang hollow switch. Tapos, automatic wire. Fuse. Then, kailangan natin ng tatlong terminal lugs na bilog. Yan. And then, anim na female terminal lugs. Yan. Kahit steady mo. So, unang-una, ang gagawin natin, kailangan natin ng wire. Sukat tayo ng wire. Mga 120 cm ang haba. So, ito na yun. Ayan, nakapagputol na ako ng 120 cm. And then, nilagyan ko na ng fuse sa dulo. And then, isang terminal lugs. So, yun na yung kailangan natin sa wire. Tapos, putol din tayo ng dalawang 70 cm. Dalawang ganto na 70 cm. So, ito, meron na ako. May naputol na ako, dalawa. So, nilagyan ko na rin sa dulo ng female terminal lugs. So, yung kabilang dulo ng wire, lalagyan natin yan. Matabilaanan, ayan, dyan. So, bali, apat yan. Nilagyan na natin. So, lagyan na rin natin ng tape. Yan, parang ganyan, kalahati lang muna, lagyan natin. And then, putol ulit tayo ng 65 cm. Dalawang wire yan, dalawang wire. 65 cm. Then, lalagyan din ulit natin ng female terminal lugs dito sa isang dulo. So, ayan na yun, nakakabit na natin. So, okay, ganito ang gagawin natin. Dito sa relay, kung makikita nyo, meron yung apat na terminal. So, dito 30, 85, 87, saka 86. So, paglilagay natin yan dito sa socket wire, socket relay, so, apat yung wire niyan. So, yung isang dulo, kunin natin itong mahaba natin, yung 120 cm na wire, na may fuse. Ayan, na may fuse. Yung dulo niya, lalagay natin sa number 30 ng relay. Sa number 30 ng relay, ha? Ano natin? Yung detalye lang naman yun na ano ko eh.
So ayan, lagyan natin ng sharing cable tube. Kung wala, meron electrical tape, electrical tape. Pero sa akin, ginagamit ko sharing cable tube para mas makakapit yung ano, slicing. So, itong dulo ng ano, dulo ng number 30 na kinabit natin na mayroong fuse. I-tap natin 'to sa battery. So, ito yung terminal lugs na mayroong fuse. So, i-tap natin 'to sa number 30. Ah, itapat natin. Oh, pala, putulin natin. Guys, so ito yung terminal lugs na galing sa number 30 ng relay na mayroong fuse. So, dito natin yan itatap sa positive ng battery. Dito sa side. So, ito yung wire. Ayan yung wire. Napag-apang na natin dito. Side. Napag-ilid. Para mas maganda yung pagka-install natin, lagyan natin ng strap. Cable tie. Para hindi maglundo yung wire natin. So, nagbutas na tayo ng ano, pairings. Ito natin ilalagay yung hollow switch. Ayan, yung hollow switch. Tuturo ko sa inyo kung ano yung function ng, kung ano yung detalye ng hollow switch. Pwede dito nyo ipuesto yung hollow switch or dito sa kabila. Sa kanya, dito natin nilagay kasi meron siya ditong basket. Side basket. So, dito namin nilalagay yung ano, yung hollow switch para sa dual option ng loud horn. So, ito na yung loud horn natin. Ipupuesto natin kung saan maganda ipuesto itong mga horn. Yung isang pwesto, dito natin ilalagay. Dito. So, ganyan. Install na natin. Yan, pops. Yan, guys. Dito yung isa. And then, itong isa, dito naman, back to back. Yung isa, dito naman natin ilalagay. Yung isa dito natin ilalagay sa
side ng radiator cover, dito sa left side. Paganyan. Ganyan na repress ko. So, luwagan lang natin, tatanggalin natin yung tornillo na to. Yan. So, ganyan ang magiging forma niyan ng isang speaker ng loud horn. And then, yung ginawa natin na dalawang wire na merong apat na terminal sa kabilang dulo, ayan. Gagabit na rin yan natin dito sa dalawang terminal na speaker. So ito na yung isang wire. So andito na yung kabilang dulo ng wire na kinabit nito dito sa isang speaker. Kabit na rin natin dito speaker. So, ito yon, kaya hindi ko muna nilagyan ng tape. Dito tayo magtatap. So, lagayin natin. Ito yung stock horn natin. So, makikita nyo, may dalawa siyang terminal. Titignan nyo yung wire niya. Pag sa sniper, color pink. Yung isa naman, color brown. So, tanggalin na natin to dito. So, tanggal na. So, tanggal na yung terminal. Gagawin natin so, tatanggalin natin tong ito, yung lock dito para dito. Kasi gagamitin natin to. Yung ginawa nating 65 na wire na mga dalawa na nilagyan ng dulo. So, ito, dito na, itong ilalagay natin dito. Yan, yun yung ilalagay. So, ito yun. Yun, itong ilalagay natin. Ito papalit natin. Lagay natin dito. Buti na natin ito. Ito yung stock ng terminal ng horn. So, ito yung stock. And then, ito na yung panibago para dito. Padaanin lang natin dito. Yan. So, ito yung terminal lugs ng stock horn natin, yung tinanggal natin dito. So, kung makikita nyo, merong color pink saka color brown wire. So, itong number 85 ng relay, yan, number 85 ng relay, saka itong isang wire ng stock horn na kinuha natin dito, pagsamahin natin yan. Pagsamahin natin siya.
So, itatap natin yan dito sa color pink na wire ng stock terminal ng hall. So, hindi naman tayo magpuputol. Babalatan lang natin ng konti. Tap natin dito sa color pink ng stock terminal ng stock hall. So yung number 85 ng relay saka yung isang wire na pinagit natin dito sa stock horn, pinagsama natin and then itinap natin dito sa color pink ng stock terminal ng stock horn. So ayan na. Pigyan lang natin ng tape para maayos. So ito yung natitirang wire ng stock horn. Itap natin dito sa, dito ka. Ito yung itap natin dito sa may hollow switch. Yung normally close. Yung normally close ng hollow switch. Itap natin dyan. Na sharing kabulcho. And then, ito naman yung color brown ng terminal lugs na stocks. Itap natin sa common ng hollow switch. Sa common ng hollow switch. Itong color brown na wire ng stock horn na terminal, itap natin ito sa common ng hollow switch. Itap natin ito sa common ng hollow switch. Yung red wire, yung positive wire ng hollow switch, saka yung normally open ng hollow switch, pagsasamahin natin yan. Yan, parang ganito. Pagsasamahin natin. And then, kunin natin yung number 86 ng relay. Yung number 86 ng relay. Itap natin dito sa pinagsama natin na
normally open, saka yung red wire ng hollow switch. Pagsamahin natin. So, natitira na lang na wire natin dito sa hollow switch ay color black. Tatap din ulit, itatap din natin yan dito sa ano, sa dito sa may color pink ng terminal lugs ng stock horn. So, dito na naritap yan. So, natitira na lang natin dito sa relay yung number 87. So, yung number 87, ilalagay natin to sa isang wire ng yung mahabang wire dito sa isang speaker. So, tap natin yan dito sa isang wire. Kahit alin dyan, pili kayo dyan. Number 87 sa isang wire ng speaker, ah. So, natitira na lang ito pang isang wire ng isang speaker. Kakabit natin to sa body ground. Sa body ground. So dito natin ikakabit yan. Ito, naglagay ito ko ng terminal lugs na bilog para may kabit dyan. So, tap natin tong isang wire. Yan. So, itong wire na to, nagtap tayo sa body ground. Itap naman natin ito sa isang wire na natitira dito sa speaker ng loud horn. So, tap natin. Okay, naikabit na natin. So, i-organize na lang natin itong mga wire. So, balik tayo para maintindihan mo ulit yung ginawa natin kanina. So, yung relay, meron na yung relay. Sa relay, meron number 30
itong number 30, papunta to sa battery na nilagyan natin ng fuse. And then, itong number 85 na galing sa relay, itinap natin sa pink wire ng stock horn terminal. And then, pinagsama natin yung isang wire ng stock horn na ginawa natin, saka yung black ng hollow switch, pinagsama natin. So, ito namang color brown wire ng stock horn terminal, tinap natin sa common ng hollow switch. And then, ito namang normally open, saka yung positive wire ng hollow switch, itinap natin dito sa number 86 ng relay. So, ito namang number 87 ng relay, itinap natin dito sa isang wire ng speaker. Ayan, isang wire ng speaker. And then, ito namang isang wire ng speaker, itinap natin dito sa negative body ground. So, yun. Testingin natin. Sige, okay muna, Raps. So, ayan, guys. Na-organize natin yung mga wire. So, ito yung switch. Yan yung switch para sa loud horn. Pindutin nyo lang yan kapag gusto nyo ng malakas na busina. So, ito yung speaker na isa. And then, ito yung isang speaker sa side. Ayan. So, ito yung papuntang battery. Lagay tayo ng fuse. So, kailangan talaga mayroong fuse para protection yan para sa hindi siya mag-grounding. Dito lang siya mapuputol, hindi maapektuhan yung mga wire, hindi masusunog. So, napakahalaga ng meron siyang fuse. So, mga kabrum-brum, okay na, bali na-install na natin yung loud horn dual option. Paps, magbusina ka nga. Yung stock horn muna. Sige, busina ka. Yan, isa pa, sige. Ganun. So, yan yung stock horn natin. So, pindutin mo naman yung loud horn para sa loud horn. Pindutin mo. Sige. Yan. Isa pa. Okay. Yan yung loud horn dual option. So, ito yung pindutan yan. Yan. Ito yung pindutan niya. Paps, magbusina ka. Paps. Yan. So, makita nyo, umiilaw siya. Isa pa, pindutin mo. So, kapag nagbusina siya ng loud horn, iilaw yung hollow switch. So, yun yung loud horn dual option.